Alright, welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Alright, follow up reaction po natin ito guys. Doon nga sa nakaraang vlog natin kung saan binanggit nga natin na sa loob pala ng MSWD office, dyan nga po sa Daet, ay meron pala dyang isang official ng gobyerno. Medyo may edad na ito ayon po sa information na nakarating sa atin at itong matandang ito binastos si Kalinga Prab, no? Kaya nga ginawan po namin ng reaction ito sa live namin at kahit sa nakarang upload ko na galing nga po doon sa live namin na binastos po si Kalinga Prab harap-harapan mismo, okay? May sinabi po siyang doon sa mag-ina kay Marian at kay mama niya at ang binanggit nga po na pinagkapirahan lang kayo nito ngang vlogger na ito sa harapan po ni Kalinga Prab, no? Grabe na pambabastos ni Manong at sabi nga ng mga nag-comment na inggit ito at dapat ito ireklamo na kay Tolfo o ireklamo sa director. Okay, so inabangan po natin guys na magkaroon po tayo ng exact talaga na pangalan niya para maisumbong po natin. Okay, pero dito guys, no, habang binabasa ko po yung mga comments, meron pong isang nag-comment na nakakats ng attention ko, no? Shoutout po kay Robin Nally 9894. Ang sabi po niya guys, may nabanggit noon na may kamag-anak si Elmer Jan. Ayun, posible. Posible na itong manong na ito ay kamag-anak ni Elmer, no? So kung totoo man na kamag-anak siya ni Elmer, eh kaya siguro ganon po yung kanyang pag-uugali, no? Parang binastos niya talaga. Ika nga, kilala niya si Kalinga Prab kung ganon, no? Kung kamag-anak siya ni Elmer at kilala niya si Kalinga Prab, kaya siguro nagsalita siya ng pambabastos talaga, harap-harapan. At maaring yun siguro ang dahilan guys kung bakit itong si Elmer pala may reklamo na din at kahit yung ama niya may reklamo na din na nakarating sa kanila. Na yun nga yung problema. Na sabi nga po ng nanay ni Marian, ay may reklamo na nag-ano ng Korea. So kung totoo man ito at bakit hanggang ngayon si Elmer hindi pa nila madampot-dampot, ay posible nga na dahil meron itong kamag-anak na nasa loob. Okay? So kung totoo man itong sinabi ditong comment na may kamag-anak si Elmer dyan sa loob at nagkataon na itong manong na ito, siya din yung kamag-anak na nag-interview o nagsalita ng ganun kay Kalinga Prab, ay no doubt, naintindihan natin guys kung bakit nambabasto si Manong. Okay? Dahil nga, kamag-anak pala ito. Okay? So yan po ang comment guys na nakakats po ng aking attention. Sabi ko, so kaya siguro ganun yung sinabi ni Manong kahit alam niya na ang Team Kalingap ay maraming nagawa na tulong sa mga mahirap. Dahil nga kung kamag-anak siya, ay natural, ganun talaga yung sasabihin niya. Ika nga, may sama siya ng loob, may inggit ito, at lalo na itong kamag-anak niya ang nirereklamo. So naintindihan natin guys kung bakit si Manong naging utak talangka kung kamag-anak nga ito ni Elmer. Kasi kung tutuusin guys, kilalang kilala po si Kuya Val dyan sa Daet. Kilalang kilala po sila dyan na nagpapabahay at tumutulong talaga sa mahirap. Pero kung masama nga naman ang loob mo, lalo na kung kamag-anak mo na ang irereklamo, kahit na marami kang alam na kabutihan na ginawa ng matubang family ni Kuya Val o ni Kalinga Prab, kahit alam mong ang dami na nilang pabahay, ang dami na nilang natulungan, dahil kamag-anak mo na yung irereklamo, ayun, pinagtatanggol niya. Pero hindi naman niya madiretso, sinabi na lang, pinagkapirahan lang kayo. So, posibleng yun ang dahilan. Kasi nag-iisip po tayo, bakit ito namang si Kuya, napaka-ignorante naman na hindi niya alam na ang daming nagawang kabutihan ni Kuya Bal o ni Kalinga Prab, ang daming napabahayan, ang daming nabigyan ng ayuda. Taga-Daet siya, bakit wala siyang idea? Sasabihin pa niya na pinagkapirahan. Okay? So, posible nga na itong sinabi dito ni Ma'am Robin Nally 9894 ay totoo. Okay, may kamag-anak si Elmer Jan at posible na si Manong ito na nga yung kamag-anak ni Elmer. Kaya naman nagsalita siya ng ganon. So hindi malayo, ika nga guys. Ika nga, napaka-coincidence na ganon ang nangyari. Okay, so yun lang po guys ang ating
follow-up reaction dahil nga po dyan sa comment na yan. Iniisip lang po kasi natin kung bakit naman itong si Manong nagsalita ng ganun. Napaka-utak talangka po niya instead na magpasalamat pa. Kasi unang-una, trabaho po nila yan. Pangunahing isa sa priority po nila yan na matulungan talaga ang mga mahihirap sa lugar nila. Okay? Mas lalo na itong mga pamilya na nasa ilalim ng tulay, ayan talaga ang priority, ika nga, na tulungan nila na magkaroon ng bahay. Okay? At hanggang ngayon, wala naman silang ginawa dyan. Tapos may mga vlogger, ito na ang Team Kalingap, na tumutulong na, bakit itong si Manong, instead na magpasalamat, ay ganun pa yung sasabihin niya. Kaya hanggang ngayon guys, kung meron kayo, kung sigurado na tayo sa pangalan itong Manong na ito, i-message niyo lang po sa amin at irereklamo po natin yan sa director nila. Okay, meron naman pong email. Nakita na po natin ang email ng opisina nila, pero wala po tayong pangalan ng tao, exactly kung sino talaga siya. Kung may alam kayo, kung identified na talaga na siya, walang kaduda-duda na siya talaga yung nagsalita na yun, ireklamo natin sa director. Okay? So, yun ang sa tingin ko magagawa natin para mabigyan ng leksyon itong matanda na ito. Instead nga na magpasalamat kung ano-ano pang iniisip nito. Okay? So, yun lang po ang follow-up reaction natin guys. Maraming salamat po sa mga walang sawang nagsubaybay ng mga videos po namin, pag-comment, pag-likes, pag-share, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Sa mga bago lang po na aking munting channel, huwag po natin kalimutan na i-subscribe guys. At pakisama na din pong suportahan ang aming ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isi-shoutout. Muli, ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.